Hola! Hola motorista! JT here again, off-motor, and another bike review tayo. This time, it's the Mio Gravis of Yamaha. So as usual, ang paborito nating review destination ay sa Caliraya Lake. Dahil as I've said sa mga previous reviews natin, doon kasi ang halos kompleto na ano, ng klase ng kalsada. So mayroon mga diretso tulad nito, mga long stretches, meron ding twisties, meron ding konting mga lubak-lubak, and of course, merong incline at saka yung pababa. Meron ding traffic area, no? Yung heavy traffic area doon, sisingit-singit tayo. So masusubukan talaga ang ability nito. Syempre in terms of power, yung pagiging nimble niya, fuel efficiency, and syempre yung comfort. Let's go! Ang 2023 Yamaha Mio Gravis ay may 125cc air-cooled at fuel-injected na engine. Meron din itong sharper design na mas nagustuhan ko kumpara sa more rounded figure ng older model. Meron pa din itong spacious 25-liter compartment or U-box na kasya ang isang full-face helmet at iba pang konting gamit. Nasa harapan na din ang fuel lid nito, kaya mas accessible kapag magpapagas. At di mo na kailangang iangat pa ang upuan ng motor mo at makita ng fuel attendant kung gano'ng kagulo ang mga gamit mo. Yan. Sige boss. Full tank po. Yes please, agad. Sasagad natin ang full tank para makompute natin ang fuel consumption. Tinanong ko si kuya, wala naman daw minimum. Ah, buti na lang, lumampas naman ng ano, 60 pesos. Very good. Hanggang 20, pwede? Talaga? It also has a 4.2 fuel tank capacity na more than enough, lalo na at may Blue Core technology which basically increases performance yet making it more fuel efficient at the same time. So kahit mas lumakas yung power, matibid pa rin siya sa konsumo. Nasa ilalim ng stepboard ang fuel tank, kaya it gives a lower center of gravity, kaya magaan dalhin kahit full tank. It is also covered by a steel protector for added safety. Meron din itong stop and start system kung saan automatic na mamamatay temporarily ang engine after a few seconds na nakatigil ka para mas lalong tumipid ang konsumo lalo na sa mga traffic areas. So around 6 seconds, pero minsan mas mabilis eh. Pwede mo ding i-off ang feature na to kung preferred mo. Pero kapag kailangan mo na ulit mag-go, hindi mo na kailangan i-start yun. Automatically, pagpiga mo ng throttle, mag-on agad yung engine and diretso na agad yung takbo mo. Speaking of starting, meron din itong smart motor generator, kaya napakatahimik kapag ini-start mo to. Sakto kung madalas kang tumakas or umalis ng gabi o madaling araw. Digital instrument panel na rin ito. At sa preno, yung front ay disc brake at ang rear ay drum brake with tubeless tires. May front storage pocket din ito for your water bottle, phone at iba pa. Meron na din itong power socket which is very handy sa pag-charge ng mga gadgets natin. Lalo na sa tulad ko na mahilig sa mahabang biyahe. Andyan din ang gulay board na tinatawag para lagyan ang mga pinamili, pasalubong at kung ano-ano pa. Meron itong suggested retail price na 93,900 pesos. So tayo dito sa motor, kasi alam naman natin sobrang dami ng gagawa ng mga reviews nito to set us apart dun sa mga usual na reviews like specs lang. Tayo ibang pabiyahe talaga natin to, isang destination, and then after that, ang bibigay ko sa inyo is the overall feel. Being a rider na nalibot na ang buong Pilipinas to, yung, or yung 82 provinces niya, with the price of 93,900, again SRP, is this bike worth that price tag? Para kanino ba ang motor na to? And kumusta ba siya for daily use? And pwede ba siyang for touring tulad ng ginagawa natin? Let's go! Yung pala yung busina niya. Oh, pag tumigil na ganyan, ibig sabihin, sabi ko, yun ay sinasabi natin. Kapag may nag-slow down motoristas, slow down din kayo kasi may dahilan yan. Okay. So far, so good, no? First few kilometers, napaka-smooth niya. Super smooth. So take note, this is a break-in period pa lang. So medyo maganit pa to.
And I'm expecting na medyo mas malakas sa gasolina and yeah, mas maganit. Pero ito yung sweet spot niya, 70. Sabing sabi siya. 70 to 80 siguro. Meron tayong kakainan doon and sobrang dami pa palang pwedeng puntahan doon. And hindi pa natin talaga na-explore ng todo-todo, no? Yung vicinity ng Caliraya. So ngayon pupunta tayo sa Bahay Cafe. Tingnan natin kung bukas. Pero tingnan muna natin sa Twisties, to. Cornering, okay naman. Ito. Subukan natin dito. Walang tuloy tayo ng buwelo. Twisties ulit tayo. Ang Caliraya Lake ay isang man-made lake na located sa taas ng bundok, kaya't paakyat ang kalsada. So far, hindi naman ako nakaramdam ng pagkabitin sa power. Para sa 125cc, may sipa nga ito. Impressed din ako sa smoothness ng engine at power delivery. Sa cornering, stable naman siya at it inspires confidence dahil na din siguro sa mas malapad na gulong nito compared sa ibang scooters sa segment. At ito na ang lake and let's enjoy the beautiful view. So once you reach the Japanese Garden, nasa right side nyo, diretso po kayo for about 1.1 kilometers and then meron na kayong kakaliwan. Alright, let's go! Daming aso dito! Aso! So, malapit-lapit na tayo. So, kung makita nyo itong parang bridge na to, no? Itong mga kanto na to. Next na. Next na kanto na yan. So, dun sa area na yon, marami actually magkakatabing mga restaurants doon. So, tingnan natin kung saan tayo mapapadpad. Whee! Yep. Okay, slow down. Bahayan. Ito. So pag nakita niyo na itong Caliraya Surf Camp Eco Hotel, dito na yung kantong yan, ha? Hindi pa pala siya sementado. At dito yung Bahay Cafe. Opo. Dito pa. Thank you. Bahay Cafe. Apa. So, oh, yan, tama-tama. Masubukan natin ang ganito. It's average, no? Suspension is good. Hindi ka talaga matataltal. Pero syempre, what would you expect sa ganitong sa 12 inches? Sa 12 na diameter. Alin dito yon? Ito yung Altrove. Ah, ito yung surf camp. So, magkakatabi itong mga ito. Doon yata tayo sa dulo, if I'm not mistaken. Ito yung Altrove? Oops! Lalaking ba ito? Yeah! It's good! Suspension is good! Siyempre not great, pero hindi ka naman matataltal talaga. Absorb din niya yung bumps. Uy! May mga ganito pala dito! Tiny houses!
Tingnan niyo motorista sa kapag explore tayo. In car siguro tayo mamaya. What? Asan ang, ito na yung bahay cafe. Pero saan ang parking? Ay, ang daming mga ano dito, mga nagka-camp. Ha, ayun, lilim. So this is a campsite din pala talaga. Ay, pretty stable naman. Okay, tira tayo. Pero naman ang menu mo. So ang na-recommend sa akin ni Boss Neil is Tapa daw. Ah, Tapang Laguna. Tapa. Okay. Sige, boss, yung isa lang, please. Tsaka isang, ano, iced Americano, please. A few moments later. So, dun yung parking. Nakita pala natin si Idol Moto. Idol, kaway ka naman dyan! Yan. Nagkataon, nakita pa yan si Idol dito. Alright, so, ito nga, ito yung parking dito. Campsite yan. Tapos, dito, yung pinaka-resto. At yun yung order natin. Ito yung bahay cafe. Thank you, bossing. Tapang Tagalog. And then this is the coffee. So ito is, this is Americano, pero single shot lang. Tapos yun yung view mo. Ganda. Actually, pwede pala natin ipatong dito tapos kumain tayo nakatayo. And let's enjoy it. This heavy load got under your skin. All in. You got the white knuckles holding on it tight. Alright, so tapos na tayo kumain. Dito nga tayo. And siguro bago tayo umalis, syempre, kaya nga tayo pumunta dito para ma-appreciate yung nature. So, ikot-ikot tayo. Pakita natin sa inyo surroundings. Breathe in, breathe out. Hey, come, come, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Alright, so tapos na tayo. And nandito rin tayo sa Surf Camp Lake Caliraya, yung by Eco Hotel. Kumuha lang tayo ng card just in case in the future magstay tayo ng CIC or malay mo, motor team, di ba? Okay, let's go. Alright, we're back on the main road. So mag-ingat kayo dito dahil maraming aso. Okay, so conclusion tayo habang pabalik. Naisip ko kanina kung mag-loop na lang tayo ng Cavinti. Pero dahil mas gusto ko, masinig pa rin kasi dito eh. Dahil kitang-kita natin yung lake, dito pa rin tayo dumaan pabalik. So, conclusion! Sa SRP niya na 93,900, masasabi ko bang sulit? In my opinion, yes. At ito ang mga nagustuhan ko sa kanya. Malaking storage compartment. Sa mahilig bumiyahe na tulad ko, importante na makakapagdala ka ng mas maraming gamit as much as possible. Style. Relatively simple pero madating ang forma niya, in my opinion. It reminds me of the Mio Sporty noong bago pa lang siya sa market, which stood out from the rest in terms of design. Smoothness. Very smooth din ang takbo niya, lalo na pag chill ride or touring speed. Let's say mga 50 to 70. Super, super smooth niya. Almost no vibration. Ito yung isa na namang paboritong view dito. Matulisas, no? Ah, ganda. Alright, so bago pa tayo abutan ang kakambal natin, humalik na tayo. Masarap sa biyahe kapag minimal ang engine vibration at nakakadagdag ito sa riding comfort. Ito sa cornering. Ayan, may confidence tayo kahit medyo at 50 kph, 60. Being nimble. Pagdating sa heavy traffic, napakadali nitong i-maneuver at sa timbang na 102 kilograms wet, almost effortless itong gamitin. Fuel consumption. Alright, balik na tayo sa same gas station. Para parehong pareho. Hello po, V-Power. Full tank po. O, maapa po. Huwag naman papawin. Full tank na, sir. Ito pala si Bossing kanina. Yes. 155.61 pesos. 2.3. Oh, tapos na. Wala akong pambayad eh. Nasa ilalim. Itatayo pa rin tayo, di ba? Yeah. So, compute natin. 90 kilometers divided by 2.307 liters. 39. Wow! Not bad. Wal-wal mode pa yun. Hindi ko siya binibi. Tapos considering break-in period as in first 100 kilometers. Not bad at all. So, ibig sabihin kung lumuag-luag pa to, tapos chill yung patakbo mo, kaya nyo umabot ng mga 40 to 50 kilometers per liter.
May Y-Connect na din siya na makakatulong sa pag-monitor ng mga detalye sa bawat biyahe mo gamit ang app sa mobile phone na nakalink sa motor. For improvement naman, and this is already nitpicking, yung power socket sana ay USB port na. Pero marami pa din namang mabibili na adapter. With all those said, pwedeng-pwede din itong touring scooter. I still prefer my NMAX though for extra power and features, pero syempre malayo ang presyo nito. I could recommend this to be your daily motorcycle. Pang araw-araw talaga. And pwede ba siya for touring? Well, napatunayan natin ngayon, relatively hindi pa ganun kalayo yung pinuntahan natin, pero I can see this. Tingnan nyo ngayon. Very smooth, walang kaproblema-problema. Kayang-kaya niya ang mga long rides, long drives. Very comfortable considering the size and considering the displacement. So ito pababa naman. Pero kanina paakyat, kaya naman, no? Siguro pag may angkas lang, lalo na pag medyo mabigat kayo, mararamdaman mo lang na mas mag-e-effort siya. Pero hindi naman siya mahihirapan talaga, no? Kaya-kaya naman. Mas may effort lang siya kung paahon. And kanina mag-isa tayo, kayang-kaya. Ayan, oh. Kayang-kaya, oh. Kayang-kaya. So kahit air-cooled siya, no? Since 125cc naman siya, kayang-kaya niya yung heat management niyan. Siyempre, nandiyan pa rin dapat yung maintenance. Para kanino ang motor na to? Perfect ito for people who need a reliable, nimble, and fuel-efficient daily bike. So that's it for my quick impressions, for our quick test ride of this Yamaha Mio Gravis 2023. So magkita-kita ulit tayo sa susunod na bike review dahil marami tayong bike reviews na parating. Kaya mag-subscribe kayo para hindi nyo ma-miss out yun. Kita-kita sa susunod! Once again, this is JT of Motour. Adios, motoristas!